Hi, magandang hapon po. Isang maaraw na hapon ngayong Biyernes sa inyo po, mga kababayang taga-lungsod ng Maynila. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong Biyernes. Welcome po sa ating weekly capital report kung saan ito po ay programa ng inyong pamahalang lungsod sa maliit naming kaparaanan upang kayo ma-update sa mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Lalo po ngayon ay nagkasunod-sunod ang bagyo. Nalulungkot po tayo. Katatapusan ng bagyong Rolly sa Bicol na tinamaan ng gusto. Nakikiisa po kami sa inyo dyan sa Bicol. Hindi pa po sila nakaka-recover. Tinamaan naman sila nitong Ulysses. Sampu ng mga kapitbahay natin dito sa Maynila at mga neighboring cities lalo na sa Rizal, no? Sa Montalban, sa Marikina, Rodriguez. No? Sana po ligtas kayong lahat. No? At maya-maya, i-update ko naman kayo ano naging epekto ng Ulysses sa lungsod ng Maynila. No? Una po, nalulugod ako at walang namatay. Yung perwisyo, nandiyan dyan, pero na manage naman po ng inyong pamahalang lungsod. Now, if I'm not asking too much sa mga kababayan ko, lalo na yung mga nasa mga OFW nasa abroad na nag-aalala sa mga kamag-anak nila dito sa lungsod ng Maynila, mga immigrants, at kayo po na mga kababayan natin sa lungsod, please do share this program. This update so that everybody will be properly guided and informed. Okay, so mga kababayan, let me begin with the update about coronavirus, which is ito po, lagi namin to matter of policy, number one in the list, to continue to fight together to fight against coronavirus, the spread of this dreadful disease. And hopefully talagang sa tulong po ninyo ay malagpasan natin itong pandemyang ito. Kahit na tayo may dumarating pa mga ilang-ilang mga aberya, hindi natin pwedeng ikipitbalikat ang sitwasyon ng coronavirus dahil alam po natin maraming namamatay. No? Today, we have new cases, 30 new cases in the city of Manila, with a total of 498 active cases sa ating lungsod, no? At meron naman po tayo, salamat sa Diyos, no? 139 na gumaling at ligtas na sa kapahamakan. At nalulugod po tayo, salamat sa Diyos, wala pong namatay ngayon ng mga kababayan nating taga-lungsod ng Maynila na na-infect ng coronavirus. So 139 lives were saved today through the effort and help of our medical frontliners and all other facilities that we have provided and being built and acquired by the city of Manila. So salamat sa Diyos. Kaya mga kababayan, patuloy kayong mag-iingat. Meron pa tayo, ha? Maaring gumaganda ang balita sa Maynila, maaari, o sa buong bansa, maaari. Pero hindi natin pwedeng biruin ito dahil yung isa lang na virus, isang infected lang, can harm a lot of people. More so with 498. So sa mga kababayan ko sa lungsod, patuloy tayong magkusang disiplina at magmalasakit sa isa't isa. At sa amin namang mga kababayan Pilipino na dumadako sa lungsod ng Maynila, ay mag-iingat pa rin kayo sapagkat meron pa rin pong infection, no? No? Sa lungsod. Meron pa rin hong mga active cases. We must follow simple health protocol. Please always wear your mask. If kung kaya ninyo, bumili rin kayo ng face shield at lagi maghuhugas ng kamay. Misan, kung may alcohol na available, lalo na sa mga establishment, no?
grab the opportunity to wash your hands with alcohol and continue practice physical distancing. In return of all these things that we are asking from you, kami naman po sa pamahalang lungsod ay hindi po titigil. O may bagyo man o wala, tag-araw man o tagulan, gabi man o umaga, kami po ay patuloy na magiging masinop, mainam at epesyenteng paglingkuran kayo o sa kasagsagan nitong pandemya at sa araw-araw na pamumuhay natin at yung ating mga layunin at solusyon pang matagalan sa mga suliraning paulit-ulit na kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan. Yan naman po ang sukli namin sa inyo, mga kababayan. And maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala sa lungsod ng Maynila. Today we have tested already through gold standard of testing, no, as per required by DOH. 45,073 na po ang ating total swab sa lungsod. In fact, just to share it to you, yung ating mass testing, no, meron tayong 12,955 na po na na-test sa mass swab testing. So, yan po'y mananatiling libre. Sa Maynila, libre ang swab testing. Whether you are being tested because you are walk-in, because you are probable, or because you are suspected, at the same manner, yung ating mass swab testing ay tuloy-tuloy pa rin at makakamit ng mga tagalungsod ng Maynila at ang mga taong nangangailangan ng testing, ng swab testing. Libre po yan. Basta sa Maynila, no, kung halimbawa, kayo'y kinakabahan dahil kayo may nararamdaman, ngunit wala kayong salapi, o wala kayong pera na pampates, huwag po kayong mag-alanganin. Sa Maynila po, welcome kayo sa Maynila. Kung makatutulong kami, bakit hindi? O sa atin naman mga kababayang tagalungsod ng Maynila, ito po, we're just trying to be a good neighbors to other individuals who are not from Manila. At the same manner, yung mga taga-Maynila, of course. No? Kaya tuloy-tuloy lang po yan. At yung atin namang serology testing for other purposes, we have already conducted 106,685 of pre-Abbott serology antibody testing. No? Tuloy-tuloy pa rin po yan. So, at ang atin namang capacity, ito po isang mahalagang report, no, na gusto kong lagi kayong nag-guide. No? As of today, we only have 28% sa ating 6 na ospital na occupancy rate. 28% occupancy rate sa ating ospital. At sana nga manatiling mababa yan para maiwasan ang mga impi-impeksyon, lalo na sa ating mga medical frontliners. At mas magaang, mas makapagpo-focus ang lahat. At patuloy pa rin tayong tumatanggap ng ibang uri ng sakit sa ating mga ospital, no, yung mga regular na sakit, no, trying to address it. And sa ating naman quarantine facility, we have about 39%, no, na occupancy rate. At marami po sa ating mga quarantine facility ay walang laman, at we're taking that opportunity to disinfect yung mga naitatag na quarantine facility, no, sa lungsod ng Maynila. At yung atin naman mga suspected cases sa quarantine facility, we have 27%. Ayan. Sa awa ng Diyos. Sana nga po sa tulong nyo talaga magtuloy-tuloy na ito. Talagang nasa inyo po. Nasa inyong mga kamay. Pag-iisip at pananaw. Ang kaligtasan ng lahat nakasalalay. Kaya po, kailangan po talaga ng kooperasyon ng mamamayan. So, yan po ay tungkol sa coronavirus. At isa po sa kampanya na ginawa natin, kung maalala ninyo, about 2 months ago, yung COVID-free barangay
At meron tayong tinatawag na incentive. No, malugod ko pong ipaalam sa inyo na 73 barangays ang nasiro COVID for the past 2 months. No? And congratulations sa mga chairman, secretary, treasurer, kagawad, XO, tanod ng mga barangay na yan. Ginawa natin yan because I believe it's not impossible. And if it is possible, it is duplicable. No? Kaya gusto ko, hinihikayat ko talaga na manatili ang partisipasyon ng barangay na masigurado na yung kanilang barangay ay free of COVID infection. So muli, congratulations sa lahat noong kasapi ng 73 barangay. Now, ang incentive po niyan ay 100,000 pesos. No? At sa Lunes, dapat to today, no? Sa mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, dapat to today, ipapasok na sa mga bank account ng mga respective barangay who heeded the call of the city government to make their barangay free of COVID. No? So, antabayanan ninyo sa inyong mga banko, no, sa inyong mga account, oh, ng barangay. O, ulitin natin para sa manunood, ano? Oh, hindi po ito papremyo kay chairman o kay kagawad, ito papremyo sa barangay. Na maaari din nila magamit yung pananalapi na ito na 7.3 million kasi 100,000 po ang isa na magamit nila para patuloy na kumprontahin yung COVID-19 or makapag-augment sa mga tustusin ng kanilang nasasakupang barangay. So it's up to them how are they going to utilize the funds or fresh funds coming from the city para sa ikabubuti ng kanilang mga nasasakupan. So congratulations at abangan ninyo mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, sa Lunes may announcement po ako. Mas maganda to, it's antabayanan nyo lang, but thank you for your cooperation. Sayang nga yung iba nagkaroon pa ng isa. Yung iba kasing barangay, almost perfect na. Kaya alam, isa, natamahan ng isa Ngayon, ang, para naman sa kaalaman ng ating mga, ating mga kababayan, paano tinicheck? No? Kasi baka yun yung agam-agam nila. Magpalusot yung barangay. Hindi po makakalusot. Kasi po, ang testing po ay pag-aari ng lungsod. At ang tao ay required magsabit ng address. At the same manner, kung sa private hospital sila, ganun din, required din sila. So, malalaman at malalaman ng DOH at ng MHD. Kaya, kumalma tayo na walang makalulusod. But, you know, more than anything else, what is important is the effort of our barangay officials. And I'm grateful to them. No? That they are really participating in our goal to have to save as many as possible. No? So, congratulations. So, sa Monday, ang tabayanan ninyo. Dapat today talaga. Kaya lang po, holiday ngayon. No? So, sumunod po mga kababayan, itong nabanggit ko kanina, yung bagyong Ulysses na tumama sa Metro Manila, no? Ito nakakalungkot ho talaga sa ating mga kapitbahay. Pero bagay na siya namang aking ipinagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa Maynila po ang naganap, no? Ito muna. Let's just say tungkol sa peace and order situation. Recorded death 0, missing person 0, looting incident 0, person stranded 0, and vehicle stranded 0. As per report of Manila Police District. Maraming salamat, ha? General Miranda. Maraming salamat, Colonel Domingo. And to the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District. Alam niyo po kung bakit. Inatasan ko po sila na manatili sa kanya-kanyang field of operation.
sa kasagsagan ng bagyong Ulysses. Mahirap po yun, delikado po, pero pinagpapasalamat ko sa kanila. But more than that, they went beyond. No? Marami sa mga pulis natin tumulong na magtabi ng mga debris. No? Kahit hindi na nila task, ay ginawa nila. I'm so proud of you, Manila Police District. No? Sa lahat ng Police Manila. Thank you very much sa inyo. No? At sumunod naman, yung pinagpapasalamat ko, no, sa ating mga direktor ng MHD, kay Dr. Fox Pangan, direktor ng MDSW, Manila Social Welfare, Director Repugoso, sampu ng mga kawani ng social welfare, sa DPS, kay Kenneth Amorao, kay City Engineer Andres, City Electrician Radhi Sadak, at ang head ng team na ginawa natin ay si Director Arnel Angeles ng MDRRMO. Sapagkat bago po dumating yung Ulysses, Typhoon Ulysses, about 12 hours before, no, 4 o'clock the other day, no, ako po nag-convene at nagtatag ng task force. The same thing that we did with Bagyong Rolly. It just so happened na yung Bagyong Rolly, salamat sa Diyos, hindi tumama sa Metro Manila at sa Manila. Ngunit, noong Bagyong Ulysses, ganun din yung ginawa natin. Kaya immediately at 4 o'clock of that afternoon, naglikas sa tayo ng mga tao. About 400 of them. Then it became about 700 at 8 p.m. Then naturally, it became 1,125 families, no? Lahat po na yun na iligtas. Kaya wala pong namatay o na aksidente. Maraming salamat sa mga taong iyon, mga pamilyang iyon, ng pagtitiwala nila sa lungsod na sila'y lumikas at makinig sa panawagan ng lokal na pamahalaan. At maraming salamat sa ating mga empleyado na agapan. Sana po laging manatiling ganoon ang ating pananaw. Wag po tayong maniniwala. Eh, wala yan. Hindi darating yan. No, hindi nga dumating yung ganito eh. Wag po. Kasi, baliwala po ang lahat ng pagsisikap ninyo na itaguyod ang inyong kanya-kanyang pamilya kung kayo'y masasawi. At sa kasagsagan ng indulto o ng aberya, doon pa lang tayo kikilos. Manatili na sana sa ating kaisipan na ang Pilipinas o Metro Manila o Manila ay talagang hahambalusi ng bagyo taon-taon. Kaya meron na tayong karanasan na nakita at patuloy na nakikita. Kaya ang paghahanda ay isang mabisang pamamaraan. Bagay na aking ikinalulugod dahil kayo'y nakikinig na, unlike before, in the past so many years, marami pang mga ilang individual na ayaw tumugon. Pero katulad ng ginagawa natin for so many months and this a few days ago, we will try to make a place for you. Safe place. So, maraming salamat sa mga nakinig, no? At sa ating mga kawani ng empleyado ng lungsod. At para sa kaalaman ninyo, no, pwede ho ba, siyempre, nawalan ng isang araw o dalawang araw na hanap buhay yung mga nilikas, no? Masa po kayo, mga manunood, lahat po ng mga nasa evacuation center na in-evacuate nating pamilya. Bukod sa sila'y pinapakain, may maayos na decenting makaraos man lamang overnight or a few days lugar, at may mga doktor naman tayo, we continue to practice health protocols. No? Lahat po ngayon, halos lahat ay nakauwi na. Ngunit, hindi lang mo sila nakauwi. Dahil alam ko naman, no, sa hirap ng buhay, alam niyo naman kung saan ako nang galing, para makarecover agad sila, yung basic needs is being provided by the city. So lahat po ng ating mga kababayan na pinauwi na ngayon,
ang araw na, medyo okay na ang panahon, nakatanggap po yan ng food box on top of the food that they got during the course of nasa tangan-tangan natin sila o nasa pangangalaga natin sila. So lahat po yan. Tingnan mo nga, Jay, yung ating kung meron kayong mga sit nurse o report, no? Lahat po sila ngayon ay masayang uuwi na ang bawat pamilyang inilikas, babalik sa kanilang tahanan at merong makakain. O, yun naman po ang ating ginawang sumunod. Yung mga bagong innovation. Dati po kasi, after everything, pinauwi na lang sila. Ngayon, in-innovate talaga natin sa panahon ng administrasyon na ito na lahat ng mga tao dapat makatanggap man lamang ng mga makakain at mga gatas, katulad ng ensure, lalo na yung mga lolo't lola natin. Kailangan ko talagang pagtibayin yung kanilang mga kalusugan. So, maraming salamat kay Director Repugoso, no? Nakatanggap lahat ang ating mga evacuees. Now, except, no? Ayan yun. Clean water and food box for a few days. Yung atin namang meron tayong natitira about let me see, no? About 58 or 48, no? 45, sorry. 45 families ang naiwan pa sa Aurora Elementary School. Ito po ang 45 families na to, about 107 individuals. Sila po ay nasa pangangalaga pa ng lungsod. Kasi po, ang nangyari po sa kanila, iba naman. Pero okay na rin, hindi, walang namatay, no? Yung tinitira nilang privado, no, gumuho yung pader. At nailigtas naman nun silang lahat sa barangay 668, 669. Yan. Ngayon po, nasa pangangalaga pa namin sila. Okay. Kaya, we will try to take care of them. Sila na lang po natitira sa evacuees natin. Now, meron naman tayong dalawang buntis na tinamaan yung bahay nila. Sila po asikasuhin naman sa ating MDSW, no? Tapos may ilang individual or families na kukunin din natin at tutulungan natin na makauwi na sa kanilang probinsya kasi nadurog din yung iba nilang bahay. So, yan po mga kababayan ang ating update sa ating mga evacuees. At lahat po sila ay binigyan ng mask, binigyan ng face shield, para may magamit. Kasi gastos din yan, eh. Gusto ko talaga, as much as possible, pagdating sa kaligtasan, maariyahan lang ng maariyahan hanggat kaya ng lungsod. So, again, maraming salamat sa mabilis na paghahanda ng mga ahensya ng lokal na pamahalaan at walang nadiskrasya. But this is not a guarantee, no, mga kababayan, ha? Pinagpapauna ko na. Pero at least meron na tayong mga playbook na bago, innovative, na guide. At least alam na nila kung ano yung gusto natin na pamamalakad kapag ka merong paparating na sakuna. Lalo na kung may sapat na abiso ang mga ahensya ng gobyerno. Now, pangatlo, mga kababayan, sana laging ganun, no? Sana laging ganito na sa lakas ng ulan, no, nalulugod po tayong ibalita na dapat to ang normal, bahang-baha ang Maynila. Bagay na aking ipinagpapasalamat Engineer Andres, Engineer Director Kenneth Amorao, 10 na mga empleyado natin sa City Engineering at DPS. Nagbunga din yung paglilinis natin ng mga kalsada, imbornal at mga ilog. So mga kababayan kong tagalungsod, nakikita po ninyo talaga na kapag tayo nagdisiplina at itapon sa tamang sisidlan ang basura at mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran, no,
one way or another, yung bunga niyan, matatamo din natin. Matatamasa din natin. O, yung buting bunga niya. Totoo, may mga ilang lugar na baha sa Maynila. Pero yung baha, hindi na po katulad nung araw na nakakatakot na baha. No? Talagang iba, gutter deep. No? Yung iba naman, above knee. Ay, ano, above, sakong. No? Bukong-bukong ba tawag doon? No, sakong. So, ibig sabihin, paano ko pa sasabihin ito? Umubra. Nagka-epekto yung pagde-dredge, paglilinis ng mga basura para sa Imbornal. So, kaya po ako sa inyo, mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa ilog, yan, nakita nyo na yung epekto. May magandang epekto, hindi perpekto, pero kumpara mo nung mga taon, walang sistema, walang pagbibigay ng atensyon, baka pareho pa rin ang ating tinamasa. Again and again, I just want to heads up lang ba, it may, different things may happen in the coming future. O kasi tayo po ay napapalibutan ng dagat, ha? Gusto ko lang ipaalala, tubig na lang, tubig. Tayo po sa Maynila ay napapalibutan ng tubig. Ng creek, malalaking ilog at pinakamalaking ilog at mga bahagi ng dagat. Di ba? Kung kayo taga Maynila, alam niyo po yung ibig ko sabihin. Kapag hindi barado ng basura, itong ating mga sistema, drainage system, water system, and all other things, no? Talagang may matatamasa tayong maayos. Kaya ako nananawagan, ha? Mga nanay, mga tatay, ate, kuya, no? Talagang panatilihin na natin na maging maaliwalas ang lungsod. Sa kalsada, sa Imbornal, at sa body of water. O ngayon naman kami, kaya hindi naman doon tayo titigil. O, kita nyo naman po, halos everyday may report sa inyo na even the summertime, even in the ECQ, MGCQ, GCQ, hindi tumitigil yung ating engineering. In fact, pinati-triple time ko pa po na to reach as many Imbornal or drainage as possible to clear them of any obstruction. Pero mas mabisa po yan kapag katulong namin kayo. So maraming salamat sa ating mga kawani. Then, sumunod, kagabi ho, no, tayo po ay nagdirektiba na linisin ang mga debris kung meron man sa lahat ng kalsada ng lungsod. Oh, maraming salamat, ha. Manila Police District. Kaya ako naman binabanggit, bakit pati police naglilinis? Eh kasi kinusa nila. Nagkusa sila. Maraming salamat sa inyo. O sa ating DPS, kay Kenneth Amoraw, at sa ating mga tagapaglinis sa kalsada. Generally po, available. In a matter of few hours, the streets of Manila were made available to the general public. For the people of Manila, and those people who will pass by Manila. So, yan po ang update natin sa Bagyong Ulysses. Maraming salamat sa Diyos. O ngayon naman, sa mga kapitbahay natin, you know, sa ibang syudad, sa lungsod, nalulungkot po kami. Nakikiisa sa inyo. O ngayon, o mga batang Maynila, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga batang Maynila, kayo po ay tumulong sa ating mga kababayan sa Metro Manila. O, nagpadala po kayo ng mga food box. Kasi meron po tayong tinatawag na sobra. Kasi di ba may paghahanda tayo. At yung paghahanda natin, hindi nagamit lahat. Dahil okay naman tayo. Pero yung ating kapitbahay, lalo na sa Marikina, talagang may awahan Diyos, makakaraos din sila. So I just want you to be informed, mga batang Maynila, na kayo ay nakatulong sapagkat ito po'y salapi at resources ng mga tagalungsod ng Maynila.
nakapagpadala ho tayo ng mga gamot doon, malinis na bottled water, at saka yung ating mga food box. O yan po sila noong nasa Marikina. Yan ho yung mga food boxes natin. Konting tulong kay Mayor Marcy, kay Vice Mayor, pati ho yung mga gamot sa leptospirosis. Yan po, tinulong nyo po yan. Hindi ko po yan tinulong. Yan po yung taxpayers' money ng mga batang Maynila. Pinadala natin. Ngayon, sobra natin yan sa paghanda. So, bagay naman na siguro wala namang masama, no, mga batang Maynila. Kasi hindi rin natin alam kung kailan tayo ahambalusin ng dilubyo o ng aberya. No? Hindi natin alam who will come for us. But for the meantime, we have the capacity to help. So we did. Yun lang po gusto ko. Kaya gusto ko laging pinapaalala sa inyo, sa inyong damdamin at isipan, na tayo'y patuloy na magmalasakit. Pagmalasakitan natin ang ating kapwa. Lalo na sa panahon ng pangangailangan. Pilipino, kapwa Pilipino. Tayo pa. So, gusto ko lang malaman ninyo, mga batang Maynila. Kayo po ang tumulong sa ating mga kapitbahay sa east side of Metro. But doon sa ating mga kababayan dyan, no, tatagan nyo lang ang inyong kalooban. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Sabi nga ng kasabihan, after the rain, there is a rainbow. No. Makakaraos din tayo. Tulong-tulong lang. No. So, yan po. Now, let me remind you, kasi po, di ho, marami ho kasi tayong mga tagalungsod ng Maynila na natatrapik 3 hours, 4 hours sa mga toll gate, no? Kasi na nag-computerize na sila o RFID. O tuloy po tayo bukas, ha? O dito po, gusto ko lang ipaalala yung ating RFID sticker caravan sa Kartilya. Ayan. Ito, easy trip. RFID. O yan. Bukas po. O, magdala lang. Magkano dadali na? 200 pesos? Mga 200 pesos lang. O, dito pa rin. O, masaya ako nung nakaraan dahil marami tayo na pagservisyuan ng mga taga Maynila. So, para hindi na kayo mabalam, o, ito po. Nakiusap tayo sa mga kumpanyang yan na kung po pwede, bigyan nila tayo ng opportunity o, na magkaroon dito. So, tuloy po tayo bukas, ha? November 14. Sana biyayan tayo ng Panginoon Diyos ng magandang panahon. No? So, yan po. Please share that to anyone. Baka gusto nila magpatabit ng stickers. Okay. Now, mga kababayan, may bago pong batas ang lungsod ng Maynila. No, katulad ng sinasabi ko sa inyo, kung maalala nyo, since day one nung ako'y maupo, sabi ko sa Maynila, lahat pantay-pantay. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Walang bakla, walang tomboy, walang babae, walang lalaki. Kailangan lahat pantay-pantay ang paggalang sa isa't isa. Naipasa na po at long last yung God ordinance. At ba kinukongratulate ko si Councilor Bacani, Mr. Bacani, no, ng Sampaloc, Port District, Manila. Siya po yung, paano ba yung sa screen? Nasa nangka ko. Yan. Andyan din si Majority Floor Leader, Joel Chua, nawala. Si Majority Floor Leader, Joel Chua. At siyempre, ang ating minamahal na Vice Mayor, Hani Lacuna, at ang ating mga taga-DILG at Commission on Audit. Kasi po, sa matagal na panahon, sa mga nagdaang panahon, may mga AOM napapansin ng COA na hindi ini-implement sa Maynila. I'm happy to share it to you. Yung God Ordinance ay napasa na. Ordinance 8681. Isa sa pinaka-basic marami po yan. Marami yan na mga programa, pagpopondo,
no, para sa God, no? Pero ang isang paalala ko sa inyo, huwag na kayo nang sisit-sit ng babae. Oh, nako, Diyos ko. Oh, ayo yung kabastusan. Oh, sa aming pananaw. At kayo ay maaaring ma-penalize through that ordinance. Oh, hindi rin pwedeng sasabihin ng babae ay pagsalitaan ng masasakit. Oh, yung mga salitang ginagamit na medyo nakakapanting ng tenga. Nako, Diyos ko. Oh, mag-iingat kayo. Oh, ipinagbabawal na 'yan sa Maynila. Oh, isit-sirit-sit. Oh, nako, yung pipito-pito. Nako, Diyos ko. Para maireklamo kayo. Oh, at maaari kayong makulong o maaari kayong ma-penalize, ha? Oh, sa Maynila, may paggalang sa kapwa. Yan ang gusto kong ma-achieve natin. May paggalang sa katatayuan ng tao. May paggalang sa kasarian ng tao. Yan. May paggalang sa mga preference sa buhay. May pantay. Hindi man natin ma-perfecto ang gobyerno, pero sinisigurado natin maging holistic ang approach ng pamahalang lokal ng lungsod ng Maynila. Economically, development, dignity, and all other things. Quality of life, and so on and so on. Yan ang mga pangarap natin sa pamamahala. Hindi ko man kayo mapayaman, dahil hindi ko kayang gawin yun, pero yung mapataas natin yung antas ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila, o yun, ang ating minimum goal. Pag sinabi nating pagpapataas ng antas, o yan po, economical, psychological, and emotional, and as individual. Sense of pride pa, sort of say. So, congratulations, Councilor, and all the members of the City Council, si Councilor Bacani. O, sa ating mga national agencies, ng national government, thank you. And I hope we continue to comply with the requirements of law in addressing issues of society. No? Kaya ingat, isi-isi lang. Nung araw, di ba, nakita, may pito. Hindi ako marunong pumito eh. Oh, see? Support. Yung pito ko. Pero yung sit-sit. Bawal na po yun, ha? Bawal po yun. Easy lang. Oh, nako, Diyos ko. Ha? Galang natin ang mga kapwa natin. Katulad ng paggalang natin sa mga magulang natin. Okay? Ngayon, mayroon tayong susunod na pinaplano. Paano makaka-avail from time to time ng mga libreng sasakyan o libreng transport ng ating mga kababayan. Tayo po ay pumirma ng MOA, no? Recently, that in the coming near future, no? Siya po si former Mayor Freddy Tinga at sila po ay mayroong kumpanya na maaaring mag-provide ng mga bus o shuttle sa Maynila na yung mga batang Maynila makaka-avail ng libreng sasakyan para walang toss gas, no? So pag yun, nabawasan yun, malaki magiging take home. Yan yung mga susunod natin mga plano na mabawasan yung mga toss gas ng mga tagalungsod. But we are very grateful and I hope after signing this contract magtuloy-tuloy nga sana na antabayanan ninyo sa mga susunod naming abiso. But for now, we're just updating you. We're really trying to address sectors of society and needs of our people. So, thank you very much. Okay. At nagtuloy-tuloy pa rin yung ating cleanup. As we speak, thank you sa ating mga Stereo Rangers, Baseco Warriors, naku, at saka yung sa Rojas Boulevard. O, tingnan niyo po mga kababayan, nung araw talagang grabe ang basura, Jesus, terrible. Ngayon, pailan-ilan nilang. Kaya thank you sa inyo. Pero tingnan po ninyo pagka talagang nagkaisa ang utaw,
at pamahalaan. Oh, tingnan po ninyo. Hinambalos pa tayo ng bagyo niyan. Oh, kasi natutuwa ako doon sa mga taga-Baseco at saka Baseco Ranger natin. Talagang hindi na nila pinatagal. Tinira agad. Kagabi, kanina, tuloy-tuloy po yan. Basta, yun ha, sana nag-cooperate lang ang lahat na maiwasan natin magtapon ng kung ano-anong solid waste sa ating body of water. So, thank you very much ha, sa ating mga kawani ng pamahalaan. So, sumunod. Sa mga 100 years old kong lolo at lola, o, tayo po ay may nakatanggap ngayon, no? Si Remedios San Jose Reyes, Flaviana del Rosario Legaspi, at Levi Citoy Montero. O, sila po ay nakatanggap po ng 100,000. Yan po, mga 100 years old. Ikaw, Jet, gusto mo abuti ng 100? Pero natutuwa ako kasi ayan, may at least sa mga pamilya nila lolo at lola na nakatanggap. O, tingin mo naman yung itingin ni lolo. Diba? Yan yung priceless sa pagkugobyerno. When you see those faces na yung ngiti, di ba? No matter how hard to govern, no matter how challenging it is, especially day to day, when you see your people smile, yun yung ano eh. Yun yung gold medal eh. Yeah. I'm happy for you. Huh? Oh, in line with that, gusto namin paabot sa inyo, mga lolo't lola ko, 84,000 na po. Hay, salamat. Konti na lang. Malapit na. 84,124 na ang nabigyan ng Paymaya. Binabagyo pa tayo niyan. Huh? Hindi tayo titigil. Basta talo init. Oh, mahirap kasi po ngayon, no? Mahirap talaga, may physical distancing, social distancing, may medical protocols, health protocols, tapos may bagyo, no? But rest assured that through the leadership of Director Marjun Isidro, siya po ay dating former councilor ng 1st District. Lahat 'to pipilitin natin. 84,000, malapit na, konti na lang. Aha, basta pipilitin po natin yan. Mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, we will reach as many as possible. Huwag niyo wawala yung card, huwag niyo wawala yung SIM card para ma-update namin kayo. Please, anyway, gumagamit naman kayo ng mga number, wala akong pakinabang naman yung number na yun, toss gas na lang yun. Yung number na lang na binigay namin sa inyo, ang ikabit nyo sa cellphone ninyo, tapos makakaantabay kayo that every quarter you will receive 500 pesos a month. Marami na kami na update. Ibig sabihin yung Enero hanggang Oktubre, no? Natodas na natin. Marami na update. Talagang sayang kung wala lang pandemic. But nandiyan na yan. We'll try to manage it. We will reach as many as possible. This is about, kung di ako nagkakamali, siguro mga 70% na to ang na-reach natin. Mga 30% na lang. Most likely. We'll see. Basta tuloy-tuloy po yan, no, mga kababayan. Talagang ang directive ko sa OSCA office to really find you and give you what we wanted to give you as a matter of aspirations to extend assistance to our senior citizen in Manila. The same manner, yung mga PWDs, yung first batch, natira na natin, no? Yung second batch, first batch din ng solo parent, natira na natin. Kahapon, kahit po bumabagyo. Nung isang araw, na-update po ako nila Director Portun at nila Wayne at ni City Treasurer Jazz na ginagawa na yung second batch. Para maibigay na rin natin yung tulong natin sa mga PWDs
at solo parent. And ang good news, almost 100% compliant na po tayo sa mga student allowance. I think PLM na lang ang konting kulang. Noong Monday, no, Jet, no? Sila na lang yung may konting kulang. Pero yung pera po ninyo, nandiyan na. Oh, yun, sa UDM naman, fully complied. Yung K-12 naman, fully complied. I'm happy that all our students receive. If not all, at least most. Ngayon, kung hindi pa kayo nakakatanggap, makipagtulungan kayo o sa inyong mga kanya-kanyang school. Sa PLM, sa UDM, no? Thank you very much sa ating mga kawaninang pamahala. No? Kasi gustong-gusto ko po 'yan sa totoo lang, lalo na sa estudyante. Alam niyo, mahirap pumasok nang walang baon. 'Yun ang katotohanan. Pag recess, tumutulo laway mo doon sa katabi mo. O siya may soup, siya may pagkain. Ikaw nga. Oh, ako, Diyos ko. Alam niyo nung araw, ito si-share ko lang sa inyo. Talagang abilidad lang. Ewan ko kung si Jet maniniwala dito. Pero yung mga kaklase ko sa Almario, saka mga teacher ko sa Rosauro Almario Elementary School, alam ito. Nung araw, sa public education system, may recess, tinatawag recess, no? Sa bawat class, no? Merong, ano lang to ha, pang polite moment lang, reminiscing. Ha? Kaya kung bakit, saan ako nang gagaling, kung bakit gusto kong bigyan ng mga allowance ang mga estudyante. Di ba may recess, public education system to ha. O, may magbo-volunteer, ang tinatawag soup boy, at saka yung canteen girl. No? So, bababa ka sa canteen, kukunin mo yung soup, pag ikaw yung lalaki kasi medyo mabigat yun. Pag yung babae naman, estudyante, yung tray. Ako lagi nagbo-volunteer. Ala akong baon eh. Si Mrs. Villaluz. Tama, Villaluz. Okay, if I'm not mistaken, binibigyan ako ng 50 centavos nung araw para bumili ng ano, palitaw. Alam niyo yung palitaw, ganyan kalaki. 50 centimos. Pag tinira mo yun, ang bigat na sa tiyan nun. So, going back to the story, every single day nagbo-volunteer ako na maging soup boy. O, kasi ganito po yung story noon. O, di recess, di ba? Yung soup, o, i-offer mo yun sa mga kaklase mo. Row by row. Row 1, row 2, row 3, row 4. Ganyan, o. Bebenta mo ganyan. No? O, tapos, siyempre, yung tasa, o, aluminum yun eh, usually. O, it can be cold, like sa gugulaman. It can be soup, like sopas, no? O, yun. O, tapos yadba. Yung yadba, o, kukwentahin mo ilan yung natira. O, tapos, ikaw naman, may presyo yun. Pagbaba mo sa kantin, o, iririkisa yun. O, audit ka. O, tapos isosoli mo, no? Kung may natira. The same thing with the canteen girl. O, meron siyang crate ng mga pagkain. Lahat ng mga pagkain na nabibili sa kantin. Kasi dinadala yun sa kwarto. Abilidad lang. Alam nyo ba mga kababayan, marami akong na lips to lips na mga kaklasiko. Opo, marami akong na lips to lips. Ganito po yun. O, di ba? Siyempre, mga bata pa kami, di ba? Yung soap, hindi naman nauubos eh. Okay, alam mo lang tao sa hagdanan. Katulad namin, fourth floor ako. Ang lakad ko, ang ground floor yung kantin. Eh, nagsosoli kami. No? Ngayon, yung mga klasiko, tumira ng soup, may natitira yun. Konti-konti. Okay. Hindi ko pwedeng pakialaman yung buo eh. Ma-GGMRC ka. Maka-count sa guidance counselor, yari ka. Buti nung araw, may GMRC. Kaya ako, sana mabalik yung GMRC na yan eh. So anyway, na, tapos na, recess. No? Bababa ka na, audit ka na. Ang gagawin ko sa hagdanan, pag walang nakatingin, lahat nung nasa tray, na may laman pa, na doon sa tasa, isasalo ko yun isa-isa. Jet. Alam mo, makakabuno ako ng isang tasa, no? Yun ang titirahin ko. O, di sold.
Yeah. And dami ko na lips to lips na kaklasiko. Minsan nahuli ako eh. Pero hindi ko pinakailaman yung bago. Oh. Yung sole, yung tira. Oh. Eh di ba, eh, sanay naman ako kumain ng tira sa basurahan eh. In fact, mas malinis pa yung tasa kaysa yung tinitira ko na batchoy o mas kilala ng tao yung pagpag yung sa Jollibee. Oh, yung mga Chicken Joy. Ham. Kaya kahit nung wala akong baon, oh, dahil abiyabilidad, oh, hindi naman ako nagugutom. Tsaka mabait yung mga teacher ko nung araw. Oh, te, inaabutan ako ng kaunti kasi wala akong baon. Eh. Mahirap talaga. Oh. Alam mo yung, ewan ko kung may naka-experience, ha, kayong mga manunod. Alam mo yung Care Bears nung araw, yung pambura? Care Bears, so baliktaw na tayo. Yung pambura, mabango. Mabango yun eh. Pambura. Usually, babae meron nun yung kaklase mo. No, yung pambura. O, gagawin ko, no? Pero yung pambura mo, ayun, nyanggay-nyanggay na. Habang kumakain sila. O, tapos, minsan, nagbibisi-bisihan ka. Kunwari, gumagawa ka ng asignatura habang kumakain sila. Pero sa totoo, kunwari, studios ka lang. Pero sa totoo, wala kang engka. Kasi, wala kang picha, eh. Ayun. Kaya at least alam nyo mga kababayan saan ang gagaling kung bakit ako gustong gusto ko bigyan ng allowance ang estudyante. O, libre na yung kolehiyo. Di ba? Ang gagawin nilang ng bata, pumasok. E pagpasok, may chicha. E mahirap din yung magulang. Hirap din. E siyempre, papasok yung bata, walang laman ng tiyan. Brimo, nagtuturo teacher mo, nag-aalboroto, si Suma at Galema sa tiyan mo. Inabot mo ba yung si Suma? Si Galema? Inabot mo? Inabot ba niya yung mga yung mga ahas sa bituka mo? Yan, kumakalam na yung sikmura, tuturo teacher mo. Na, kumukulo yung tiyan mo. Oh, eh, hirap nun. Paano kang makakapakinig? Ayokong danasin nyo ng mga anak ninyo. Ang hirap po nun. Hindi lang mo nagsasalita ang inyong mga anak. Mahirap maging magutom sa loob ng classroom. Kaya inisip ko talaga yan. Talaga yan, ipinangako ko sa mga taga Maynila. Sabi ko, bigyan niyo akong pagkakataon maging alkalde. Oo. Kaya ko yan no, gusto. Para na sa ganoon, yung bata papasok sa kolehiyo, PLM o UDM, libre na. Oo. May chicha pa. O, depende na lang sa bata kung gaano siya magiging masino. No? O, I think 1,000 pesos a month will help augment the needs, no, ng isang estudyante. O, at least hindi na siya magugutom. No? Ngayon kahit na ngayon distant learning, eh basta importante. O ngayon hindi lang chicha. O, yung isang bulig niya magagamit pa niya sa edukasyon for connectivity and all other things. On top of whatever we gave, di ba? So, yun ang story ng bakit ko po yung pinangarap. The same thing, bakit tayo nagtatayo ng housing? Oh. Kasi squatter ako. Oh. Kaya lahat po ng mga programang yan, pag iniisip ninyo, oh, base sa karanasan ko, na maaaring hindi maganda, pero that's life. Instead of blaming others, at ituro ko yung mga kapalpakan ng kung sino-sino, at manita ng kung sino-sino, eh, nagsikap kami. Sumalangit na nga ang nanay, ang kaluluwa ng nanay ko at tatay ko. O, pinagsikapan nila ako. Ako naman, o, himbis na sisihin ko ang mundo, o sisihin ko ibang tao, o, nagsikap kami. O, pero ayoko yun madanasan ng mga anak ninyo. That's why we have an opportunity to address it. It may not suffice the immediate needs or demand of the community. O hindi man agad-agaran mayayakap lahat. Pero yung pundasyon ng basic governance, o mailatag natin ngayon. At abutin ng lahat ng kayang abutin. O, kaya kung maalala ninyo yung commercial ko nung araw, yung alam ko po yun. Yun yung istorya nun.
hindi lang tayo pinalad noon na maging senador. Kasi may commercial ako, yung alam ko po yun. Kasi yun po talaga, yung mga babalak kong tugunan. But I am grateful to the people of Manila. I was given a chance to be the mayor. O kaya lahat ng dating pinapangarap ko sa buong bansa dati bilang mga batas sa Senado, o ngayon naman ginagawa natin dito sa lungsod. Dito man lamang. Mapakita natin. At saka yung mga long term. Kaya bonus lang yon yung sa mga lolo't lola ko, sa mga PWD, add-on yun. May, hanggat, sabi ko nga sa inyo, hanggat kaya eh. Hindi perfecto ha. Hindi perfecto. Pero, one thing for sure. In my heart, in my mind, we will try in our own little way na pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila. O doon ang gagaling yun, yung mga alaalawan sa ayan, nakakuha kayo ng ano ngayon, ha? Anong tawag yan? Tanong nyo sa mga teacher ko sa Almario. Rosario Almario Elementary School. At yung mga klase ko sa Almario, sa Tondo, Del Pan. At ganun din nung high school ako. Si ano, ito, ma-share ko lang sa inyo. Si Roberto Jimenez, yung seatmate ko. Nasa Amerika na ngayon eh. Nasa ano siya, New Jersey. Yun, sila is magbitang, sila is timi. Lahat yun, mga pinakain ako nun. Usong-uso nun yung ano, alam mo yung pan, yung iniipit, flying saucer. Yun, paglabas sa eskwela, sila may, siyempre may pera sila, ako tululaway. Kaya nagsasidecar ako, ay ako nag-aaral. Pero yung mga yun, mga klase ko na yun, lahat, sila Arlan, teacher na si Arlan ngayon. Yung mga kaibigan ko, ila sa Jonathan. Sila mga nagpakain sa akin nung araw. Pero, ito ha, mga bata ha. Ito, paalala ko lang ha. Hindi nyo napansin kanina, sinabi ko. Ito sa mga batang nanonood. Please share this and listen to this. Nasabi ko kanina, imbis na sisihin ko kung sino-sino, maganap ako ng masisisi sa sitwasyon ko. Hindi ko ginawa. Bagamat tulala ang utak ko at bitoka ko dahil gutom, pinilit kong mag-aral ng mabuti. Opo, isinishare ko sa inyo yan, mga bata, ha? Please. Alam ko you're suffering right now. Marami sa inyo talagang halos i-give up nyo na. I experienced that also, about to give up. Pero sinishare ko na sa inyo. Edukasyon. This will bring you somewhere better in the future. Imbes na sisihin ko, wala akong baon, pag-aawain ko nanay ko, mainis ako sa nanay ko, mainis ako sa tatay ko, kasi mahirap kami. No. Pagpasok ko sa eskwelahan, pinipilit kong maging mabisang estudyante. Ang totoo po niyan, tanungin niyo po yung aking mga pinag-aralan. Ako po, nagiging honor student. Naniniwala ka ba? Mukha akong honor student. Hindi nga. Nagiging honor student ako. Untog ko yun yung dalawa dyan. Ayaw yung maniwala. Walang laman ng tiyan ko ha. Pero yun nga eh. Imbis na sinisisi mo ibang tao, ha? Sinisisi mo kung sino-sino talipanda sa gobyerno o mga walang niya sa gobyerno, na wala naman mangyayari. Kaysa sisiyan dito, may ma doon, may ma dito, may masabi dito, may masabi doon. Hindi. Narinig ako sa magulang ko. Mag-aral ka. Pagpasok sa eskwela, nakinig ako sa teacher ko. Nakinig ako, tapos, bago laro, ito mga bata ha, makinig kayo. Bago laro, tinatapos ko muna yung asignatura. O yung mga assignment. Tapos pag may quiz, tinatawag na short quiz, yung ganyan, 10 questionnaire, or lengthwise quiz. Naalala mo yung lengthwise? Quiz. Kaya long quiz, review. After ko gumawa ng asignatura, at saka nag-review, saka na ako magbabasura, maghanap buhay. So kahit gusto kong kumita,
saka na ako magsa-sidecar. Halimbawa, matapos kong ma-review lahat, o bago ako magpe-pedicab, o magsa-sidecar, o bago ako magbabasura para kumita ng extra. Una lagi, edukasyon. O natupad ko ang pangarap ng nanay ko. Anong pangarap ng nanay ko sa akin? Tapusin ko daw ang high school. O, di natapos ko yung high school. O, kaya nung nagkaroon ako ng tsape, o, nakabalik ako sa kolehiyo. Huli man, o, pero bumalik ako sa pag-aaral. O, natapos ko kolehiyo ko. O, nakapag-aral pa ako ng abogasya ng kaunti. O, tapos, akalain mo, kung di ako nag-aral, o, mararating ba natin yung iba't ibang dako ng mundo? O, sa Boston, sa Inglaterra, o, sa Asia. O, di ho ba? Kahit na masama pa English ko niyan. O, paano pa kung talagang... anong tawag din? Bibo? Anong tawag din? Bonakid. Ang lang ang tinitira ko nung araw. Mukhang gatas. nanonood. O, nakatira rin kayo ng am. Na niloloko kayo ng nanay niyo. Gatas yan! Dinudut-dut sa bibig mo. Patapos ang... Iba yung lasa. Na siyempre yung gatas, like Alaska, o Bonakid, o Bona. Tapos makikita mo yung commercial, nung Bona nung araw, yung Bonakid, di ba? Promil, mga matatalino, dahil ang gaganda ng sustansya na nakukuha. Pero, yun yung sinasabi ko. Bagamat all those challenges, kinishare ko lang sa inyo, mga kwentuhan lang tayo. Kasi alam ko, marami sa inyo ngayon dumadaan sa pagsubok. Totoo po yan. Dala ng bagyo, dala ng pandemya, dala ng hirap ng buhay. Kaya you have not experienced the worst. The worst is kapag kumakain ka na ng tira ng tao sa basurahan. Yun. Pag na-reach yun, na-reach yun na yung worst part ng life o buhay natin na aking dinanas. Kaya ako may napaghaharimunan pa, ipagpasalamat pa natin sa Diyos sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang katulad ko na ganun ang dinadanas. Kaya, tingnan nyo, si Mrs. Laceste, nung grade 2 ko, binigyan ako ng first honor. Nagalit pa nanay ko nun eh. Pinatawag siya sa, sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Eh, sabi mo mag-aral ako, hindi nag-aral ako maigi. Eh, ngayon, first honor ka pa. Nagagalit. Eh, kasi bibili daw ng, long sleeves. Sa, tawag yan? Recognition day. Toss gas na naman yun. Eh, yung bestida ng nanay ko. Alam nyo ba, nung, kwento ko lang sa inyo, nung graduation ko sa Tondo High School, siyempre, invited yung parents, no? Yung tatay ko, meron pa siyang polong natira. So, dumating siya. Yung nanay ko hindi nakarating sa graduation ko. Kasi yung kaisa-isa niyang bestida, naibenta pa niya. Kaya hindi siya nakarating ng graduation ko. Eh, yun yung pangarap niya. Kaya sabi ko siya, maraming istorya po. Hindi lang ako ang may ganyang istorya. Marami pang istorya. Kaya ako laging ipinapaalala sa mga bata, magsikap kayo. Bagay na, okay, pinanganak tayo mahirap, but we don't have to end that way. Magpursige kayo. Pasasamba ka, awaan din tayo ng Diyos. Yan, naikwento ko lang sa inyo. Marami pang story sa buhay ko. Hindi matatapos ito, mauubos lahat ang data ninyo ng kakakwento rito. Pero, I think it's timely. I'm sharing this to you. Kasi there are program of governance na ginagawa natin na meron niyang pinagukutan. At yan, dinadanas ngayon ng ating mga kababayan. At kinuwento ko naman yung ibang story dahil alam ko marami sa inyo hirap na hirap sa buhay. Kaawaan din tayo ng Diyos. Kapit lang mga batang Maynila o sa mga manonood. O even yung sa abroad, alam nyo ba, kahit immigrants, kahit na OFW, pag iniisip natin, yung mga immigrants sa OFW, kumikita ng dolyar, hindi rin po masaya basta-basta doon. Marami rin silang challenges. Sa mga amo nila,
sa pinagtatrabaho nila, sa trabaho nila. Marami. Hmm. Kaya maraming hugot sa buhay ang tao. Sikap lang. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Okay? At malapit na nating makamit yung ating 1 million face mask. Maraming salamat, Fernand Bermejo. Oh. Ayan, 991 na po. 1,000. Malapit na natin mga target. Ito pong 1 million face mask, ito po ay livelihood program ng city kung saan nagbibigay tayo ng hanap buhay sa mga mananahi sa Maynila, pati PWDs. Oh, tapos sumisweldo sila sa lungsod, yung ginagawa naman nilang face mask, pinamimigay natin sa kanilang mga kapitbahay, kabarangay at mga taga-lungsod ng Maynila. At binigyan ko na rin po ng direktiba Fernand Bermejo to continue our effort of the city government to intervene between those companies who are looking for employees and employees looking for companies. Oh, kaya maraming salamat sa inyo dyan sa PESO. Please, tulungan natin yung mga kababayan natin na nawawalan ng trabaho. Marami pang nawalan ng trabaho. Ito man lamang, maging tulay tayo sa mga naghahanap ng empleyo. Okay. Now, mga SK. SK Chairman, SK Kagawad, member ng SK. Ito, tularan nyo rin. Natutuwa ako every week, meron tayong natutula. Merong mga SK Chairman na talaga, yung greening the area. Di ho ba? Nawala yung pagkadugyot. Di ba? Mga SK, congratulations. After nyo mamigay ng mga patungan ng tablet, computer, o ngayon naman, luminya kayo doon sa aming effort na making Manila greener with the clean air for the next generation. Dapat kayong tularan. O, nais kong pasalamatan, ha? Kanina, 344, no? 344 ba yun? O, yung kanina. O, ito naman. SK 521. Pamumuno, Barangay 521, pamumuno ni SK Chairman PJ Clea Medina at ni Chairman Santiago Calizo. Sa 601 naman, Barangay 601, gumawa sila ng sarili nilang vertical garden sa pamumuno ni SK Chairman Jean Velasco at Barangay 634, pala 634, sa pamumuno ni Luis Claire Araulio. Ha? Keep it up. Ayan, 634. Diba? Tingnan ninyo mga kababayan. Kung lahat, 896, will do the same thing. Maintain it. Di ba aliwalas ang Maynila? Kahit lumang syudad tayo, hindi natin kailangan maging dugyot. Pwedeng umaliwalas. Congratulations sa mga barangay. Mabasa sana kayo ng ulan, mga SK. Mga kabataan, I'm proud of you, SK. Sa mga SK, sa mga barangay na tumutulong, nagkukusa at lumilinya sa ating panawagan to make Manila na maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod. Okay? Galing. Ganda, no? Jet, no? Nako, pag nakita nyo, malapit na matapos yung Loton Vertical Garden. Nakita nyo naman yung sa yung sa Tondo. Tapos yung sa Santa Ana, yung pinuntahan natin na inayos sa may Plaza Hugo. Sabi ko sa inyo, mga taga Santa Ana, sabi ko sa inyo, ira-rubberize ko yung floor nyo. Thank you sa ating mga donors. Ang ganda nung rubberize na yung sa Plaza Hugo. Kasi dumating tayo doon, yung inalis ko yung mga pangalan ng mga politiko. Saka yung kulay preso. Gawin yung earth color para hindi masakit sa mata, hindi kulay ng ang mga puli-puli, tsaka wala mga pangalan ng politiko sa kalsada. O bakit? Lapita ba yun? O kasi pag naglagay ka ng pangalan sa lupa, di ba? Ano tawag doon? Lapida. Oh. Don't immortalize yourself. Malalaman naman ang utaw yan. Hindi naman makakalimutin ng mga utaw. So anyway, dito lahat, ayoko ng mga plasta-plastada ng mga pangalan ng politiko, mga unnecessary mga poster, kung ano-ano. Huwag niyong babuyin ang Maynila. Marami pa kaming lilinisin. Naku, Diyos ko, nagsisimula pa lang kami. Ayoko maging dugyot ang Maynila. No matter what.
basta we will be consistent with our effort, ha? Okay. So sa mga SK, thank you very much sa inyong effort, ha? Congratulations. Ayan. Oh, kita mo. Oh. See? Simple. Rubberized. Ayan yung ano, nag-iba-iba kulay na ano. Maliwalas, may ilaw. Yung ilaw, sapat lang. Oh, ang bagong Maynila. Ayan. Ang galing. Oh, thank you, ha, Pio. Morabe. Oh, sa ating sa park. So, thank you very much sa inyo. Ayan. Ayan lang. Eh, makasaysayang Plaza Hugo yan. Oh. Eh, nagre-request sila na, ano, na lagyan ng, ano, ng bubong. Iniisip ko, baka uminit. Oo. Eh, mas, although, siyempre, pag umulan, medyo basa. Pero, ano eh, mas magandang maaliwalas eh. Kasi may mga community. Pero, see, we'll try to, ano, address that. Pero, mas gusto ko yung ganyan eh. Parang sa Roma. Iba naman yung sa Roma. Mas maganda yun, of course. Pero, pag mas open, mas may hangin eh. Mas, anyway, I'm just happy for you. Lalo na sa mga barangay na yan. Ayan, ha? Okay. Now, punta naman tayo sa lahat ng sa buong mundo, OFW, immigrants, sa buong Pilipinas na may mga property sa lungsod ng Maynila at bayaran ng buwis. Oh, you need not to go here. Oh, go Manila, go cashless. Oh, ito po. Maaari na po kayo magbayad ng buwis, business tax. Pwede niyo dial, i-type cityofmanila.ph or www.gomanila.com or download Go Manila sa ating Android at coming soon ang iOS, no? Go Manila, go cashless. Wala nang totolongges sa inyo. Hindi na kayo matotolongges. Kayo magbabayad diretsa. Wala nang COVID exposure. Wala nang maharang pila. Di ba? Hindi na kayo kakabahan. Ayan po. At marami pang darating dyan. Susunod dyan. Pwede na kayo magbayad. Alam nyo ba, naniniwala ba kayo mga kababayan, kapag ka kayo nag-go Manila, nag-login kayo dyan, gumawa kayo ng account, no? Hindi lang kayo magbabayad ng buwis ng lungsod, amilyar at business, ha? Pati birth certificate, pwede nyo na makuha dyan. Sedula, permit, ng health permit. O, so, ito po, maganda. Kayo ba'y nagbabayad ng kuryente, tubig? O, pwede na rin kayo magbayad dyan. Kayo ba, gusto nyo bumili ng load? Pwede na rin kayo bumayad dyan. Pwede kayo bumili dyan. Ano po yan? Gagawin ko po talaga yan na lahat ng mga batang Maynila na may Go Manila o sa desktop nyo man lang, o kayo'y naggawa ng account dyan, ha? O pati yung mga kapakinabangan ng mamamayan. O, dyan ko na rin ilalagay lahat. O, para mabawasan lagi yung human intervention. No. Talaga po, sa totoo lang, tayo lang yan sa buong Pilipinas ang may end-to-end solution. O, lahat ng bills, ha? Dyan, pwede nyo nang bayaran din. Bills nyo sa private. Ano ba yan? Mga telepono, tubig, cable, lahat. O, tapos, pang buong Pilipinas. Oh, kung di ako nagkakamali, mga 1,000 merchant. So, kung tayo naman taga Maynila, may babayaran tayong mga, aliba, kuryente sa probinsya, pwede rin yan, makikita po ninyo. Silipin po ninyo, Go Manila. Oh, yan. Yan po ay talagang hinahandaan natin sa isang, hopefully, mabuting gobyerno. No. Di ba? Go Manila, go cashless. No more lines, no more queuings. Ayan po. And then let me share it to you. Again, thank you sa mga nag-share ng kanilang user experience. Ah. And I'm encouraging each and every one of you. Kung kayo'y napabuti sa ginawa naming sistemang ito, lalo na ito kasagsagan ng pandemya, please share this to your loved ones o yung mga kakilala ninyo na yung inyong experience ay maganda dito sa ating what you call smart city, no?
Oh, ito, Ferdinand Tolosa. Dear sir, thank you for your assistance. This Go Manila apps is very user-friendly. No need to go physically in City Hall. Thanks to this, because we can able to pay and transaction related to City Hall at the comfort of our home. We hope business permit application renewal can receipt can be printed online also. Many thanks to your member for making City of Manila great again. Oh, di ba? Ayan po. Maraming salamat. Oh, sa kanya nakakita, nagbabayad na ng buwis, nakangiti pa. Oh, di ba? Eh, nakakaano naman, no? Nakakataba ng puso. Oh. Oh, receive. Thank you. I did not expect the convenience and ease of using Go Manila online app to pay my 2021 real estate taxes. Looking forward to more innovation from our beloved Yorme to make Manila indeed the best capital city of our beloved country, Philippines. Manila, God first. Oh, Albert Lau. Oh, di ba? Ayan, oh, oh, ano, Portun. Oh, Director Portun ng EDP at mga EDP employees natin. You should watch this. You should listen to these commentaries. Let's take this as an inspiration to be better every day sa benepisyo ng mga taga-lungsod ng Maynila at ng may mga kaanak sa lungsod ng Maynila. Dear Sir Ma'am, a very pleasant greeting to you. I am so pleased that your office was able to email me a copy of my 2020 cedula. Wow! This is truly a very practical way to transact business during this pandemic. You have made full use of power of internet while making our safety a top priority. Awesome job. Keep up the good work. God bless the people of Manila City Hall. Mga City Hall employees, oh, tingnan ninyo. Rally Garcia. Oh, yan po. Oh, ito pa. Oh, thank you so much for Go Manila app online. A very convenient and useful contactless application for paying business tax online, especially during this pandemic. More power and God bless, Eduardo Septimo. O, kita ninyo. O, yan. O, yan, mga kababayan, no? O, yung mga, kasi napansin ko, yung ibang OFW, saka ibang immigrants, may mga property silang binili, condominium, no? E, siyempre, kailangan nilang bayaran yung obligasyon sa syudad. O, hindi nyo na kailangan bumalik sa Pilipinas para lang magbayad. O, magpadala kung kani-kanino para magbayad. Go direct. GoManila.com or www.cityofmanila.ph or download Go Manila app. And I hope App Store is watching. Oh. App Store. Ang bagal ninyo. Oh, kawawa naman yung iba naming customer. Hindi pa ba obvious na pag-aari ng lungsod ng Maynila ito? I hope Apple Corporation or App Store is watching. Oh, please, kung meron kayong kakilala, pa-share nyo nga. Bakit hindi pa tayo natatapos yung ating App Store? Ang tagal nilang mag-accredit ng apps natin. Kasi convenient ang tao yan. At ang future niyan, mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo, ito, talaga, ang commitment namin sa inyo, pag may Go Manila kayo, hindi na kayo lalabas. Pati Lazada. Ano yun? Pati Shopee. Ha? Lahat. Everything. We will include that. Grab. Ano yan? Yung Lala Move. Mga kung ano-ano. Lahat. Ito ay aplikasyon. O, pati ngayon, ito, malapit na natin gawin yung ano, MRID. Manila Residence ID. Naghahanap lang ako ng pera kasi medyo mahal po yan. I-ID natin ang lahat ng taga-lungsod ng Maynila, at magagamit ninyo yan. Pas madali. Para pagka kayo, halimbawa, merong hindi kayo nakatanggap. Di ba? Because of the system, automatic we will be notified. Halimbawa, nakatanggap ng ayuda o nakatanggap ng konting porbecho sa gobyerno o pribilehiyo, o alam kagad ng liderato. O, wala nang ituturo kung sino-sino. O, malalaman kagad natin. So, pag nilaunch natin yung Manila Residence ID, nananawagan ako sa inyo, sumapi kayo kagad. Oo, sumapi kayo kagad. Naku, mas madali po kayo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng picture. For example, let's just say CACAF. Yung pinamigay natin 1,000. Kung meron na tayo at the time na ID system online, alam nyo ba na pwede lang namin ilagay doon?
yung 1,000 sa account niyo sa Go Manila at magagamit niyo na siyang transaksyon. Pwede na kayo sumakay ng LRT o makapamili ng load, pambayad ng bills, and all other things. Pwede niyo pambayad yun as your account sa mga grocery item niyo o sa Mercury Drug o mga drugstore. O, pwede. Ganyan po ang pangarap natin para sa inyo. Making your life easier and better in transacting online and safer. No? Kaya, yan po. Download nyo na Go Manila or sign up to www.gomanila.com or www.cityofmanila.ph. Okay. Now, ang inaabangan itanong mo kay Yorme. Teka, bago tayo itanong mo kay Yorme, meron akong mahalagang announcement. Ha? Mahalagang announcement. Saglit lang, ha? O, tirahin muna natin to. Inaabangan to ng ating mga empleyado. O, sa lahat ng may suspense pa. Eh bagay, tatamaan itong dalawang tawits, no? O, sa lahat ng ating regular employees, ha? O, gusto ko pong at malugod, katulad ng pinangako ko sa inyo a few months ago, sisiguraduhin ko na kahit na tinotosgasan natin yung mga programa, maitabi. At marami salamat kay Jazz, despite hirap na hirap ang syudad, ay naitatabi natin at napoproteksyonan ng ating mga empleyado. O, oh, mga kawani ng lungsod ng Maynila, ha? Oh, yung mga regular employees, starting Monday o through the week, marireceive nyo na po ang inyong 13-month pay. Ha? Parang hindi ka kinilig, ha? Ha? Kinikilig, yun. Ha? Nakausap ko na po si Jazz. O, kayo naman. O, alam ko, iba sa inyo, tinamaan din ng bagyo. So, 13-month pay nyo, release na next week. Okay? So, trabaho lang tayo, ha? O, yan ay pera ng taong bayan at umaasa sa atin na tayo ay maglingkod ng tapat, mainam, at masinop at epesyente sa ating mga nasasakupan. I will give what is due to you. What? Due for you. Okay? So, ano man ang tamang grammar doon, at least dalawa'y sinabi ko. Multiple choice. Okay, sa mga empleyado, ha? Oh, good luck at mag-start na next week ang release ng 13 month. Okay. Oh, nga. Paano pag holiday? May bayad din ba? Hala, ano? Meron? Nga kayo. Itong mga staff po namin, naghahanap ng bayad eh, holiday ho ngayon. Holiday kahapon. Oh, lahat sila sokpa. Basta ako sumokpa, sokpa din sila. Oh, at least, for the labo. Di ba, magpasalamat na tayo sa Diyos, bibiri mo, yung nagkakatanggalan ng trabaho. Kayo mga tao sa gobyerno, tayo mga tao sa gobyerno. Akisi at 30, umulat bumagyo, magkaroon ng dilubyo, may sweldo. Oh, yun na lang eh. Ano na lang natin paglilingkod sa bayan. Ha? Okay, anyway, dito na tayo sa portion na itanong mo. Itanong mo. Kaya yun, me. Oh, meron ba? Ayun. Hello. Ano po, magandang hapon po, mahal na po ng lungsod ng Manila. Anong pangalan niyo? Ako po si Kagawad Pau Matilio po ng Barangay 158 po. Okay. Dito Manila po. Oh, Kagawad Pau. Oh. Oh. Ano may paglilingkod ko sa iyo? Ako, tatanong lang po sana kung ano po, yung mga requirements po sa pag-apply po ng RFID po. Ah, wala naman. 200 pesos lang, dali mo. Punta ka na rito, kung may kotse. Apo, kasi po may mga constituent po sa barangay namin na nagtatanong po. 200 pesos lang po ang... Dadalin. Inisyal po eh. Oh, tapos kakabit ka na ng sticker. Walang requirements. Wala. You tell your constituents in Barangay 158, Kagawad, na dumako lang sila dito. We made arrangement already with the company. So, katulad yung nangyari nakaraan, mabilis lang. Ilang libo rin yung naserba nung nakaraan, di ba? So, you tell them, Kagawad Pao, na anytime,
tomorrow punta sila. Walang dadalhin, dalhin lang yung sakyan, whether truck or delivery, kotse, and all other things. Apo, yun lamang po, mahal po namin po. Huwag mo sabar ka niya. Salamat po. Ligtas naman kayo. Apo, apo, mayo. Ligtas naman po. May baha, wala. Salamat po. May baha, wala. Wala naman po, mayor. Wala naman po. Mahal okay. Naman po. Apo, ligtas okay. Naman po ang mga kabarangay namin. Oh, thank you. Thank you yung mga karating parangay po. Hi, sa katabi mo. Ido, sa'yo, tayo. Mag-iingat kayo. Nasa mall yata kayo. Hello po, Yarmin! Hello, Bren! Mag-ingat po, ha? Mag-ingat! Yes po, Mayor. Salamat po, Mayor! Okay. Po. Happy shopping! I love you, Mayor! I love you, too! Ingat ka! Sige! Okay! O yan, ha? Doon sa mga nagtatanong, mga kababayan, walang dadalhin. Kasi wala naman kami nilagay na requirements, so dalhin nyo lang yung sakyan ninyo. Okay! So, ngayon naman, mga kababayan, bago tayo mag-birthday greeting, meron tayong papremyo? Okay. Meron kaming papremyo sa Trivia Manila. Ay, naabangan to ng mga viewers na. Uy, napadala nyo na ba yung ano? May report? Ayan! O, oh, yung t-shirt. O, oh, yan. Ay, yung mga gamit. Yung mga, meron na, napadala na rin. Oh, ayun. Oh, okay, okay. Happy na ako sa mga nanalo. Basta padala niyo yung padala. Oh. Okay, ngayon. Ang mananalo ay 3, 3, 2, 1. Ah, madami-dami to, posam. Oh, sampu galing sa Powerhouse. Ha? Ah, mananalo ng Powerhouse Wet and Dry Vacuum Cleaner. Ba, 3 gallons. Malaki to, mahal to. Oh, thank you ah, Powerhouse. Oh, tayo sayang yung jug. Noon, hindi umabot yung jug kasi nag-holiday eh. Oh, yung jug, magpapadala sana yung jug jeans eh, ng papremyo. Pero next week, pwede naman. Okay. Powerhouse Electric Drill, 600 watts. Powerhouse Jewelry Screwdriver Set. Lighthouse LED Rechargeable Camping Lantern. Naku, kailangan ngayon to. Waterhouse Chrome Bidet. Oh, sampu. Lahat yan ay kaloob sa atin ng Powerhouse. Okay. Ready na ba sila sa tanong? O, yung unang tamang sagot, ha? Ay, 10 yung mananalo. O. Pero yung unang nakasagot ng tama, ha? O, mananalo ng Powerhouse Wet and Dry Vacuum Cleaner 3 gallons. Okay, ready na ba sila, Jet? Game na daw po. Game na? O, sige. Ang tanong! Mula kailan at hanggang kailan itinayo ang Fort Santiago? Ha? Kailan at hanggang kailan na itayo ang Fort Santiago? Oh, yan ha. Oh, habang naghihintay tayo ng mga sagot ng ating mga viewers, ha? Nais ko lang batin, happy birthday Julian Aspa from Dubai. Happy belated birthday to Army Crisostomo. Happy birthday to Beth San Juan. Happy 70th birthday, Attorney Dominador Carta. Plugs and donation. El Herrera of Turismo PH, Pansit Palabok. Attorney Dominador Carta. Ludi Link Carta, online business. Palabok, barbecue, lumpiang toge, and banana cake. Ayan. Tayo ha. Lahat ng produkto ninyo, padala nyo rito, popromote natin, lalo na yung mga nag-o-online online, makatulong man lang kami sa hanap buhay sa inyo. Ha? Rotary Club of Makati Magilas, 50 boxes of pediatric fluids for Santa Ana Hospital. Dr. Elizabeth Lee Chua, through Dr. Celie Aguilera, food packs for Santa Ana Hospital Medical Frontliners. Wilkins, para sa Just Gen, pediatrics, no? 45 Wilkins backpacks, 45 6 liter water bottles, oh, para sa Justin. Yeah. Thank you very much, Wilkins. No, El Oriol Professional, pre-haircut for Hospital ng Tondo Frontliners. Knox naman. Ang social niyo, ha? Oh, di ba? El Oriol, ha?
No, magandang produkto 'yan. Dunkin Donuts, Hermosa Branch. Donuts for Hospital ng Tondo. Frontliners. Salesian Sisters of Don Bosco Mondo. Germany. 50 pieces packs for food packs for Just Jen. Frontliners. Maagap, Makabayan Eagles Club. 7 sacks of rice and bottled water for evacuees. Thank you very much. Caritas Manila. 447 grocery bags with 5 kilos of rice, 9 canned goods, and 5 packs of noodles for Baseco evacuees. Wow. Thank you. Attorney Nanette Aporo. 900 pieces of cheese bread and 50 bread loaves for Tondo Community Center evacuees. Christine Maasin. Kakanin. O yan. Ano, kumpleto ka agad? Ang dami ka agad nakasagot? Oh, ang laki ng premyo. Magpa-premyo nga tayo next week ng ano, tablet. May nakita pa ako ilang pirasong tablet yan eh. O, sige nga. Nako, abangan nyo next week kayo yung Trivia Manila. Papa-premyo tayong tablet. Joel and Mia Aragones of Victory Christian Fellowship. 4 sacks of rice, 3 big cans of biscuits, 2 gallons of soy sauce and vinegars, and 366 pieces hygiene kits for the city rescue shelters including Luwalhati ng Maynila. Ayan. Barangay 271, Chairman Joseph Ong. 300 boxes of chocolate rolls, 100 pieces boxes of Zestar chocolates. Thank you. Barangay Chairman ng 350, Felipe Falcon Jr., 100 sacks of rice for the city rescue shelter. So, ito yung nagbigay sa atin naman ng ano to, mga computers. Oh, oh. Okay, wala na tayong babanggitin. Teka ha, ito pa. Kasi ayoko mag-miss. Minsan na ito man lamang makapagpasalamat kami sa inyo. Miss Bel Borromeo David, November 16, daughter of Mr. Chet Borromeo. Happy birthday. Miss Altea Abrigo, cum laude. Happy birthday to Altea Abrigo, cum laude, Bachelor of Science in International Studies, UE graduate, daughter of Egay Abrigo. Ba, Egay, congrats ha. Cum laude. No? Belated happy birthday to niece of PB Egay Abrigo, Paulina Abrigo Ramoso. Oh. Additional donation. Anonymous donation of 500 food packs to be given to RACS. Ito yung ating mga homeless at saka street dwellers. Okay, kumpleto na. Okay, ba? Ayos ah. Ang dami natin natakal ngayon. May side story pa. Ta-na-na. Dapat ano din, tugtog din. Yung song for Anna. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Nalala mo yun? Yung Loving Lears. Helen. Saka yung kantang Napakasakit, Kuya Eddie. Si Eddie Ilarde. Tawa kayong dalawa dyan, hindi nyo inabot yun. Kami lang ni Jet yun. Mga ano nung araw, yagit. Mga batang yagit. Si Tom Tom. Batang yagit. Flor de Lisa, Flor de Luna. Eddie Ilarde. Connie Reyes on camera. At saka yung si Helen Bella. Pag-chismis ng artista. See-through. See-through. Pagka pelikula sa hapon, pupunta ka sa Channel 13. PPP. Piling-piling pelikula. Kaya lang ang buhay namin nung araw. Ngayon may pa-Netflix-Netflix pa. May YouTube-YouTube pa. O nga pala ha, mga kababayan, please follow us in our subscribe and follow us, ring the bell button, yung ba yun? Bell button, sa aming Discovery Channel. Discovery Channel. Para ma-update din namin kayo. Bukod sa Facebook, like us on Facebook, share our content to, if you think that it's a valid content, at productive content, or important content, please do share. Nakatulong na kayo sa gobyerno. By guiding and informing others on what is going on in the city of Manila. Okay, ang tanong ay kailan at hanggang kailan naitayo ang Port Santiago? Ang sagot!
1590 to 1593. Enough. Ayan. Ang fortune sago sa loob ng Intramuros. Okay. Ang nanalo unang-una ay si Ryan Joy Peacock Mateo. Oh, siya yung nanalo ng ano? Powerhouse Wet and Dry Vacuum Cleaner. Ganun yun, ha? Ganun ang rule natin, ha? Kahit na iba-iba yung regalo, basta. Oh, okay. Ediberta de los Santos, Arkin Yeshua Asnar, GM Tangub, Rona Aquino, Juliet Diaz, Vivian Dimandal, Janine Marta Pangilinan, Sherwin Kapalad, and William Chi. Congratulations sa inyong lahat. Yes, sila ang nanalo sa atin. Trivia, Manila. Okay? So, muli mga kababayan, salamat sa Diyos. Nakaraos na naman tayo ng isang linggo. At nawa, ay patuloy tayong makaraos sa mga sinusuong nating suliranin sa buhay at kami naman sa pamahalaan para sa ating mga kababayan. So, muli, mga kababayan ko, ngayong gabi, no, ay aking ipinakikisuyo sa inyo, kung hindi man kalabisan, isama natin sa ating panalangin, ang mga taong may sakit. Nanawayhagkan sila ng Panginoon Diyos at sila'y mailagay na o mailigtas na sa panganib. Ipanalangin din natin ang mga kaluluwa na mga nasawi sa trahedya, sa aberya, sa pandemya. Nanaway patawarin sila ng Panginoon Diyos sa kanilang kasalanan sa buhay nung sila'y nandito pa sa sanlibutan. At bigyan ng katatagan ng kanilang mga pamilya, no? Sa damdamin at isipan na makaraos sa mga suliranin nila. Ipanalangin din natin, mga kababayan, no, na yung mga nahihirapan ay mabigyan ng pagkakataon ng Diyos ng kaluluwagan sa buhay. At kung di kalabisan, no matter how you do it, as long as you believe that there is still higher being, no, among ourselves, no, kung di po kalabisan, sama-sama tayong manalangin din mamayang gabi bago matulog na tayo'y kaawaan ng Diyos at makaraos na sa pandemyang ito. Maaring nakatutuwa ang ibang balita na gumaganda ang resulta ng mga testing ng mga hinahanap na vaccine sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sana'y sa lalong madaling panahon matagpuan na ito para mailagay na natin sa kapanatagan ang ating kalooban at makabalik na tayo sa normal. Mahirap, hindi madali. Ngunit, pasasambat kawan tayo ng Diyos, makakaraos din tayo. Kaya manatili tayong manalig sa Panginoon Diyos. Hindi tayo bibigyan ng suliraning hindi natin kakayanin. Kaya po sa inyo, mga kababayan ko sa lungsod, kapit lang, makakaraos din po tayo. But, sabi nga, do your best and let God do the rest. So, let us do our best. Magtulungan po tayo. Ang pakiusap ko, ulitin ko, at hindi ako magsawang magpapaalala. Wear your face mask, wash your hands, and practice physical distancing. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa kani-kaniyang tahanan. In return, kami naman, mga bahagi ng pamahalaan, lokal at nasyonal, ay pipilitin namin maging masinop, mainam at epesyenteng paglingkuran kayo at maging kaagapay ninyo. Habang tinatahak natin ang magandang araw sa dako paroonan, no? At kami magiging inyong kaagapay. So, magandang araw. Keep safe, everyone. Mga Batang Maynila, mahal na mahal ko po kayo. At papalay nawa kayo
ng Poong May Kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.